What's up sa inyo mga kahasang, welcome back to my channel. At sa video na to, nandito tayo ngayon sa Binyan Farm kung saan maglalagay ako ng mga bagong isda. So yun, meron akong dalawang batch dito ng albino koi guppies at pinagsama ko na sila. At may mga dala rin ako mga black balloon mollies. Yan, meron akong dinalang 5 piraso. At subukan natin kung dadami dito. Ngayon iniisip ko saan sila ilalagay dito. Dahil hindi ko alam kung saan sila ilalagay dito, no? So yun, check muna natin yung mga nilagay natin noong nakaraan. Ito yung mga unang batch natin ng albino koi guppies. At ayun, makikita nyo, lumaki na sila ng konti. Parang 1 week lang naman nung huli ko silang nilagay dito. So ngayon, ayan na itsura nila, no? Lumaki ng konti pero hindi pa rin mukhang guppies talaga na malalaki. So ayun, ang dami nyan. Hintayin nyo guys, pag naglakihan yung ating mga live bearers dito. Kasi nilalagay ko dito yung mga growths natin, no? Kasi mas mabilis lumaki pag malaking lalagyan. Tapos ayun, wala na tayong space sa ano, sa bahay eh. Kaya dito ko nilalagay. Yung dalawang batch pa dito, yung nilagay natin na AFR tsaka yung mga blue panda, dito natin nilagay sa styro tubs. At ayun, ito yung mga AFR. Ayan, may isang batch pa tayo na AFR dyan. At ayun, dumadami na yung ating mga duckweeds dito, no? Ito lang mahirap sa duckweed eh. Sobrang pag dumami talaga yan, talagang nakocover na yung ano, buong pond or tub. So dito naman yung ating blue panda guppies na ayan, medyo mabagal lumaki yung blue panda guppies dito compared dun sa mga albino natin. Yan, ang dami rin yan guys. So ganyan lang setup, no? Walang aeration, may plants lang. Dito, naglagay din tayo dito ng mga ano, mga breeder size. Ayan. Yun, no? So, ayan, napansin ko lang, no? Nung nilagyan ko to ng breeder size, siguro 3 o yun nilagay ko dito. At ngayon, marami na namang mga fry na kasama dyan. So, yun, no? Yung una ko nilagay dito na, ano, yung blue panda guppies, ito yung mga breeder na yun, eh. Tapos, yung pinaglagyan ko sa kanila, marami ng juby doon. So, iniwalay ko ulit. At nilagay ko nga dito yung 3 na lang. At ayun, ang dami na naman yung ano, yun, napapansin nyo, yung ating mga breeders nasa ilalim eh. Tapos yung kamustahin naman natin itong ating mga balloon mollies. Ayan, iniwalay ko na yung mga breeders dyan. So yun, ang bilis nila lumaki, ayan o, tumataba na agad. Ang laki kasi nitong ano eh, nung lalagyan natin. So pag maging successful tayo dito sa mga balloon mollies, iniisip ko magdagdag pa ng mga kiddie pool dyan. Dahil medyo mura lang ang kiddie pool na yan, no? Siguro gagastos ako dyan mga 700. Isang set na yun na kiddie pool na may pump, na may nilalatagan ko pa kasi ng rubber matting yan eh. So, ayun. Inisip ko magdagdag ng dalawa pang ganito, no? At maglagay tayo ng ibang kulay ng mga balloon mollies. So, ayun. Mga isang taon na guys to. At okay na okay pa rin. So, ayun. Dito ko nga nilagay yung ating mga balloon mollies na, yan, na yellow platinum. Yan. 6 yan eh, pero ngayon 5 na lang yung nakikita ko, so nawala na naman na isa. At yun, may nakita akong gumagalaw ditong itim. So yun, may mga naiwan pa palang ano. Meron pa ako nakikita ang mga black rancho dyan. Siguro 2 piraso yan, kunin natin yun mamaya. Tapos yun, pasilipin ko na rin kayo dito sa aking. Ayun, kung mapansin nyo pala, no, pinatay ko na yung pump dyan. At ration na lang na meron dyan dahil wala na tayong mga goldfish dyan. Dito sa isa, meron pa tayong mga oranda. Ito yung mga natira nating oranda. At hindi ko pa sila kunin ngayon. O, hayaan lang natin munang lumaki dyan. Sa mga gustong bumili ng oranda na ganito, meron akong ganito sa bahay. 5 piraso. Kaya mga ganyang kalalaki. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Kung gagawin ba nating juvie size na malaki yan, breeder size. Malaman natin, oh, dahil pag inalis ko to dito, wala pa naman ako ilalagay. So, hayaan ko muna dyan ilagay yan. Palakihin muna natin dyan yung ating mga oranda. So, yung mga 20 to 30 pieces pa tayo. So, yun, inisip ko pa rin kung paano ko ilalagay, no? Ito yung mga ano, balloon platin natin, ang dami. Dami na. So, okay, ilalagay yung mga dalawang black mollies. So, yun, marami na tayong balloon platin dito. Mag-wholesale siguro ko nyan. Pag naglaki yan yan. Tapos 3 na lang yung natitira kong ano, malalaki dito. Yan, may isang 3 tayo dyan na breeders. So dito baka pwede natin ilipat. Tapos ito yung isang batch natin ng unang-unang batch natin ng balloon plati. Siguro kukunin ko to
Dito ko na lang ilalagay yung ano, yung black balloon natin. Sana mahuli natin, no, dahil medyo mahirap hulihin to. Ayan, lalaki na, pwede na ibenta siguro to. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ano, tab na kung saan inilagay ko yung ano, ano, blue panda. Pati ito, may isang ano rin dito, blue panda. Kaya hindi ko pwedeng ilagay dyan yung mga dala natin. Kasi may mga ano ko dyan eh. May mga growth ako dyan. Dami rin ito, mga 20 pieces din yata yan. Yan, dami nating live bearer dito, no? So, yung sinusubukan ko mag-breed ng maraming live bearer kasi medyo hirap tayo ngayon sa ano, wala tayong breeder ngayon ng flower at goldfish. So, live bearers muna tayo. So, dito ko naisip ilagay ito. Yung ating dalang albino koi guppies. Yan. Kung makikita nyo, may mga halaman dyan na hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Kung alam nyo kung anong tawag dito, pa-comment na lang. Kasi binili ko lang yan, halo-halo eh. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. So, yan. Dyan natin lalagay yan. Tapos yung black balloon molly, hindi natin alam. Ang hirap mag-decision kung saan natin lalagay ito eh. So, yan. May naisip ako, guys. Tagay naman natin ito dito. Yung isa pala. Itong isa, lalagyan natin ng tubig kasi medyo mababa yung tubig. Baka pwede na dito yung 5 peraso nating black molly. Ayan. Dito na lang siguro. Ay! Hala! Umahalo yung... Umahalo yung alikabok. So, hindi natin pwede lagyan yan, guys. Baka mamatay yung ano, yung balloon mollies natin dyan. Pinuno ko ng tubig kaso yung nagangata naman yung mga ano, substrate. So, ito. Kanina pa to. Pwede na to. Pakawala na natin yung ating mga fry. Dalawang batch to eh. Isang 1-day old, isang 2-day old. Pinagsama ko na lang dyan, no? Sabay na lang lalakihan mga albino koi guppies. Ang dami natin magiging albino koi soon. Yan, madami-dami to. Mga 20-30 pieces yan. Kung hindi yan mamamatay lahat dyan, eh madami-dami yan. So, yung mga gusto bumili, abang-abang lang kayo, guys. Mura lang ako magbenta. Dahil madali lang naman yung palakihin. So yun, ito na lang ang problema natin, no? Yung black balloon natin. Sana natin ilalagay itong black balloon uli natin. So yun mga kasang, no? Naisip ko ilagay dito kaso parang ang hirap kasi ulihin itong mga ito eh. So try natin ulihin itong mga balloon plate natin tapos iuwi ko na ito sa bahay. Tignan natin kung pwede natin ibenta yan. So dyan ko ilalagay yung black molly. Tapos yun, update ko lang kayo, no, doon sa isang Oscar natin, isa na lang tong Oscar ko. Yan, tumalon nga yung kasama niyan. At yun, nakita ko lang na nilinis ni Papa yung kanyang tank. So malinaw yung tank na ngayon. Laki na niya, solo na siya. So yun, kuha tayo dito. Sana may mahuli tayo dito. Mga balloon. UV size, pwede na kaya ibenta to. Yan, pakita ko lang sa inyo kung gaano na siya kalaki. May kasama pang ano, may nahuli pa tayong guppy. So ayan, medyo mahirapan yata tayong kunin itong mga to. Dahil ang bilis nila lumaki. Ayan, magkano mabenta ko dito? Siguro 10 piso sa wholesale. Pwede na kaya yun. So mga balloon plate natin ang maliliit. Mga ganito kalalaki lang, guys, oh. Ayan, mga ganyan kalaki pa lang. So okay na ba sa 10 yan? Di ko alam eh kung magkano presyo nito eh. Pa-comment nga, guys, kung sino nakakaalam ng wholesale ang balloon plate, tsaka kung gaano kalaki yung market size niya, kung pwede naman natin to i-out. So yun, medyo nahirapan akong kunin. Ito lang nahuli ko, may mga natira pa doon. Kaya iuwi ko na lang to sa amin sa bahay. Tapos ang naisip ko na lang, ilagay na lang to mga to. Itong ating mga breeder dito na trio, eh yun na lang ilalagay ko doon para kasama nila mga red pa rin. Tapos itong ating balloon molly, eh dito na lang natin ilalagay kasi mas madali. Mas madali ito ulihin na yan, kakamain ko nga lang yan, no? Mas madali ito ilipat eh, kasi yung ulihin natin yung mga joke yun, dami-dami, no? Ito, tatlo lang. So yun, ganito kalalaki na yung mga breeder natin. Hindi ko alam kung hanggang ganito na lang kalaki ito. Ayan, shoot ka na dyan. Tingin ko hanggang ganito na lang kalaki itong mga balloon plate eh. Kalaki pa ba yan? Di ba? First time ko lang sinadalagan ito. Parang balloon molly din yun. Na parang swordtail. So, ipatala natin. At ayun, guys, no, hinuli ko na nga rin pala yung ating ano, black tyrantio yan. Pumasok ako dyan sa pantas, hinuli ko na yung mga naiwang black tyrantio. Tapos ayun nga, inilipat ko na dito, nilagay ko na dito yung ating mga black
Balloon Mollies. So nagdala ako lima dyan, isang male, apat na female, at ayan, dumalaga sa spa lang yan, so hindi pa yan mga anak agad, siguro by next month. Tapos ito yung mga kinuha kong Balloon Mollies, tuloy mga Red Balloon Platy. Mag-uwi tayo ng mga 10 piraso lang ata yung kinuha ko dyan. Tapos balikan na lang natin itong mga nandito sa styro. So naglagay nga tayo ng ano dito, no? Ng fry ng albino koi guppies. So ayan, tingnan natin kung mapaparami natin yan o kung mapapalaki natin, maganda yan. So ayan, uwi muna ako sa aking bahay. Legendary! Alright guys, nandito na tayo sa ating bahay sa Jimmy Cavite. So ito yung mga kinuha ko, ito yung dalawang pasaway na goldfish na rancho. At itong may sumamang isang guppy. Tapos ganito nakalalaki yung mga balloon platy natin, no? Juby size na yan. So yun, tanong ko lang, no, kung magkano kung mabebenta yan, magkano ba wholesale niyan. So bebenta natin itong nakuha natin. Hindi ako sure kung magkano yan. So pa-comment na lang guys. At ayun, tapusin na muna natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Fish out.